Usap-usapan ngayon ng mga netizen ang pangalan ng aktres na si Kim Rodriguez na nadadawit sa cheating allegations ng mag-asawang Mark Pingree at Danica Soto. Ating lubos na kilalanin si Kim. The Philippine Showbiz List presents Sino si Kim Rodriguez? Profile. Ang 29-year-old model actress na si Kim Rodriguez o Kim Jeremy Empasis Ribadulia sa tunay na buhay ay pinanganak noong August 14, 1994 sa Concepcion, Marikina, kung saan din siya lumaki. Sa murang edad pa lamang ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Sa isang interview noon, inamin ni Kim na bilang bata ay nagdulot ng malaking epekto ang pangyayaring ito sa naging relasyon niya sa mga magulang, kung saan ay hindi niya maiwasang malayo ang loob sa mga ito. Anya, nung bata pa siya, ay natatakot siya sa kanyang ama kapag pumupunta ito sa bahay nila at pinagtataguan niya ito. Pagtatapat pa ni Kim, hindi niya nasubukan na nagkasama ang kanyang ama at ina. Paliwanag din niya na may mga happy memories naman siya with her parents. Ngunit hindi niya naranasan na pagising niya, nandyan silang dalawa para asikasuhin siya. Noong napagdesisyonan nga raw ng kanyang ina na magtrabaho abroad, naroon ang mga katanungan sa isipan niya kung bakit nito kailangang umalis at iwanan siya. Nang lumaki, ay saka lamang daw niya naintindihan ang dahilan at nasagot ang mga katanungan na ginawa lamang yun ng kanyang ina para sa kanya upang mabigyan siya ng maayos na pamumuhay. Hindi man nakagisnan ang presensya ng mga magulang habang lumalaki, busog naman sa pagmamahal si Kim sa pangangalaga ng kanyang lola. Ito ang kasama niya sa pagtulog at ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Kaya naman ganun na lamang ang kalungkutang naramdaman ng pumanaw ang kanyang lola noong 2009. Pag-alala pa ni Kim, nung ma-stroke ang kanyang lola, ay siya na ang nag-alaga rito tulad na lamang ng pagpapalit ng diaper. Lola rin daw niya ang nangarap na maging artista siya, kaya naman todo tiyaga rin si Kim nung nagsisimula siya sa showbiz. Showbiz career. Mula sa orihinal niyang pangarap na maging piloto, nahanap ni Kim ang kanyang landas sa entertainment industry. Katunayan si Angel Locsin ang kinukonsidera niyang role model sa larangang pinasok. Ito anya kanyang girl crush simula nung bata pa siya. Dala-dala ang pangarap nila ng kanyang lola. Sinimula ni Kim ang kanyang karera sa showbiz bilang extra sa mga palabas sa telebisyon. Wala nga sa bokabularyo niya ang sumuko dahil mula sa pagiging extra, nabigyan siya ng pagkakataon ng makasama siya sa teen-oriented show na Real Love Presents Twin Hearts ng GMA Network noong 2011. Agad na napansin ang kanyang presensya dahil ito ang nagbigay sa kanya ng nominasyon bilang Best New Female Television Personality mula sa 25th PMPC Star Awards for Television. Masasabing naging maganda ang simulang ito ni Kim dahil nasundan pa ang mga proyektong kanyang nilabasan sa bakura ng GMA. Nakuha niya ang kanyang very first big break noong 2013 sa seryeng Kakambal ni Eliana, kung saan ginampanan niya ang pangunahing papel bilang si Eliana. Naging katambal niya rito si Christopher Martin. Noong 2014, nagkasama ulit sila ni Christopher sa seryeng Paraiso Ko'y Ikaw. Hindi nga nagpaawat pa si Kim dahil sa parehong taon, siya ang isa sa mga bumida sa drama series na Strawberry Lane, kung saan sinubukang ipareha sa kanya si Kiko Estrada. Hindi nga lang sa telebisyon nagpakitang gilas si Kim dahil maging sa big screen ay napanood din siya. Katunayan na kanyang kauna-unahang kinatampukang pelikula na Mga Mumunting Lihim noong 2012 na pinagbidahan ni na Judy Ann Santos at Iza Calzado ang nagbigay sa kanya ng panalo bilang New Movie Actress of the Year mula sa 29th PMPC Star Awards for Movies. Ngunit makalipas ang ilang mga taon ay hindi na gaanong umabante pa ang karera ni Kim sa GMA. Hanggang sa noong 2022 ay naging isang freelance actress na si Kim. Ang kanyang karera ay kasalukuyang pinamamahalaan ng talent ni Oji Diaz. Dito nga muling umingay ang kanyang pangalan at nabigyan siya ng pagkakataon na maipakita ang kanyang husay sa pag-arte nang mapasama siya sa teleseryeng Darna. Naging maganda ang simula ni Kim bilang kapamilya sa sunod-sunod na proyektong ipinagkatiwala sa kanya, kabilang na rito ang seryeng Fractured at Nag-aapoy na Damdamin. Sa kasalukuyan ay napapanood siya si FPJ's Batang Quiapo sa kanyang karakter bilang si Jelly. Kim accused by netizens as a mistress. Mainit na pinagpipiyastahan ngayon ng mga netizens sa social media ang pangalan ni Kim Rodriguez. Ito sa kadahilanan siya ang tinuturong kabit di umano ng dating PBA star na si Mark Pingree.
sa angking ganda at kasaksihan, hindi malabong marami ang nagkakagusto sa kanya. Pero tikom si Kim sa pagdidetalya sa kanyang buhay pag-ibig. Tanging ang aktor na si Kiko Estrada lamang ang napaulat na nakarelasyon niya sa showbiz. Nauna na niyang naibahagi noon na hindi naman daw siya nagmamadali na magkaroon ng love life at mas pinagtutuunan talaga niya ng pansin ang kanyang career. At ito nga lamang nakaraang araw, sentro ng usapan ang buhay pag-ibig ni Kim kung saan siya ay pinaparatang ang kabit. Sa X at maging sa online forum na Reddit ay kung ano-anong espekulasyon ang naglabasan at kanya-kanya ng lapagan ng resibo sa tuloy na ugnayan di umano nila ni Mark. Maging iba't ibang entertainment news sites tulad ng Fashion Police, Abante at Bandera ay naglathala din patungkol sa usaping ito. Nag-ugat ang lahat ng ito matapos na mapansin na mapanuring mata ng mga netizen ang tila ba pagkakapareho ni na Mark at Kim ng binahaging larawan sa kanilang Instagram account. Kuha ito sa X, sinilabas ng may username na Auntie Selena Mo. Kasama rin sa post ang isang screenshot ng mga larawan sa Facebook na ibinahagi noong August 2023 na nagpapakita kina Mark at Kim na nagpo-post kasama ang mga fans sa parehong lokasyon. Nilikipan ito ng ex-user ng caption na may pagtatanong. Anya, Mark Pingli and Kim Rodriguez, spotted in the same places? Are these edited photos or merely a coincidence? Agad na kumalat sa social media at online forums ang nasabing mga larawan na dahilan kung bakit mainit na talakayan ito ng mga netizens. Marami ang naniniwala na baka magkasama nga ang dalawa sa Sydney, Australia. Sa Instagram post ni Kim, binida niya kanyang larawan na ang background ay ang famous opera house sa nasabing bansa. Nilikipan niya ito ng caption na, Sydney's dynamic duo, opera house and harbor bridge, making waves in the cityscape. Nataon din na may parehong post si Mark sa kanyang IG stories kung saan makikita ang same spot at ang nakalagay na text caption ay huwag kang bibitaw sa buhay na to. Bukod nga sa lugar, isa pa sa napansin ng netizens ang suot ng mga itong sapatos na para nga daw couple shoes dahil parehas ng disenyo at kulay. Samantala sa isang Reddit thread, binahagi ang isang comment sa Instagram post ni Kim kung saan may netizen na inakusahan ng aktres na nakita daw kasama si Mark sa mga rides. May naglapag din ng screenshot kung saan nakita di umanong magkasama sina Mark at Kim. Komento ng netizen, I saw you po 2 days ago sa isang bar. You're with some basketball kiddos and Kim Rodriguez. Sobrang cute niyo po. Hehehe. Ang naturang komento ay kuha sa comment section sa post ni Mark noong pang nakaraang buwan, noong hindi pa pumuputok ang issue sa kanila ni Kim. Bukod sa Sydney Pictures, ay may lumutang ding larawan na magkahiwalay na nagpa-picture kina Mark at Kim ang mga sales staff ng kilalang French fries kiosk na iisa ang background din. Isa pa sa lalong nagpahinala sa mga netizen sa kung ano nga ba ang tunay na ugnayan ng dalawa ay kung bakit naroon ang presensya ni Kim sa basketball game ni Mark. Kung titingnan kasi ang YouTube channel ni Mark, may isang video kung saan nabanggit at pinakita niya si Kim noong magkaroon sila ng basketball game sa Montalban. Mariringgan siyang nagsasalita ng maraming salamat sa mga kabsat namin sa Montalban sa masayang game. Salamat din kay Mayor at sa special guest namin na si Kim Rodriguez. Ang natunang video ay na-upload noon pang February 23, 2023. Tuloy na paisip ang mga netizen kung nagtataksil ba umano si Mark sa kanyang misis sa si Danica Soto. Ito ang dahilan kung bakit binalikan ng ilang netizen ang post ni Danica noong nakaraang taon patungkol sa betrayal. Ang reposted quote ay nagsasaad ng trust is earned, respect is given, and loyalty is demonstrated. Betrayal of any of those is to lose all three. Danica unbothered by cheating allegations on husband. Bukod sa mga nabanggit na larawan at kaliwat ka ng espekulasyon, wala nang iba pang resibong kumakalat kauli ng isyong ito. Hindi malinaw kung may katotohanan ba ito o sadyang mga netizens lang ang nagbibigay malisya sa mga bagay-bagay. Bago pa man lumala at mabigyan ng ibang kahulugan, agad na naglabas ng pahayag ang BFF ni Danica na si Pebbles Doke. Sa kanyang Facebook post, nirepost niya ang ulat ng isang pahayagan patungkol sa pag-uugnay kina Mark at Kim. Giniit ni Pebbles na malabong gawin ni Mark ang magloko dahil kilala niya ito. Anya, ay nako, he won't do that. Maraming priority si Mark. They have a beautiful family. Sa isa pang Facebook post, binahagi ni Pebbles ang larawan ni Mark na kuha sa Sydney, Australia at nilinaw na matagal na ito noon pang nakaraang buwan. Paliwanag niya, that photo was taken before pa February 16. My best friend Danica and him have a very beautiful family built by the foundation of God. Ako unang bumoto kay Mark. Ako din isa sa sasapok sa kanya. God bless sa inyo mga Marites. Holy Week na. Dasal na lang po tayo para naman mabawasan yung mga kasalanan natin. Makikita naman sa comment section ang tugon rito ni Danica at sinabing, Kalma amiga, we love you. Tila ba nagpahiwatig ito na hindi siya apektado sa pang-iintrige sa buhay nilang mag-asawa?
Sinagot naman ni Pebbles ang kaibigan ng buti ka pa, kalma. Ngunit ang talent manager ni Kim na si Audrey Diaz ay aasahan daw na magbibigay ng komento sa usaping ito sa kanyang showbiz entertainment vlog. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!